At dito po, ituturo ko po ngayon sa inyo kung ano pa yung mga kailangan natin para po sa post office. Hindi lamang po basta sulat ang ipapadala, kundi mga importanteng dokumento through post office. At kung paano makasigurado na natanggap ng receiver ang sulat na kailangan ipadala natin. So, pag-aaralan pa natin. Okay, bye. Ang post office at ang post bank ay isang lugar lang, pero magkaiba sila ng functions. Post is post office. Post bank ay bangko. Ito ay katulad din ng isang normal na bangko, tulad ng Deutsche Bank, Scotia Bank, pero ito, post bank, isang lugar lang sila. Pwede rin ninyong puntahan kung pupunta kayo ng post office, kung bangko, bangko rin. Post office. Ang akala natin, hindi na natin kailangan ng post office. Kaya, binabaliwala po natin ito minsan. No? Pero ito po ay importante pa rin dahil meron po tayo mga importanteng dokumento na sa post office lamang dapat ipadala. Dahil alam na po natin na meron na po tayo mga social media, may email na, may messages na, na madaling mapadala. Pero meron pa pong functions ang post office. So, pag-aralan po natin, pag-usapan po natin. Yan, dito po sa post bank, post office. Dito po mabibili yung inyong mga... Diyan po ninyo bibilihin ang inyong pong mga stamps sa automat na yan. Yan ang briefcase na yan, stamp, automat. At ito naman po yung mailbox na hinuhulugan ng sulat. But siguraduhin po ninyo na mayroon pong tamang selyo ang inyong pong mga sulat. Ito po ay standard or A5 or A4 na envelopes. Siguraduhin po ninyo na meron po siyang tamang selyo. Diyan po hinuhulog. Hindi na po kailangan dalahin pa sa counter para ihulog. Yung pong bandang kanan, mapapansin po ninyo, meron po siyang postal code na in between from 10,000. At yun naman pong sa kaliwa na yan, yan naman po ay sa ibang postal code, including abroad. Pagka yan po ay mayroong mga postal codes, dyan po ninyo ihuhulog. Depende po sa postal code ninyo at saka dun po sa butas na pipiliin po ninyo. So from 10,000 till 16,999 na postal code nyo, dyan po sa kanan. At yung sa kaliwa, yung iba pong codes. At ito naman po ang schedule na ine-empty ang mailbox na yan. Makikita po ninyo yung mga post office mailbox na yan sa mga kanto. Yan po. Basta hinuhulog lang po dyan. Ito naman po yung registered mail. Yung Einschreiben. Marami pong classic Einschreiben. Merong Einschreiben normal, Einburg, Übergabe, Eigenhändisch, at yung pagka nag-register po kayo, naghulog po kayo ng registered mail, sabihin lamang po ninyo na Einschreiben normal. So, normal po na registered mail. Kasi meron pong registered na kailangan pa pong pirmahan ng receiver para sigurado kayo na natanggap ng receiver yung sulat ninyo. At yan po ay meron pong insurance at meron po kayong resibo na nagpadala kayo. Katibayan na nagpadala kayo para mamonitor ninyo, pwede kayong tumawag or online. Meron mamonitor po ninyo kung nasaan na yung sulat ninyo ipinadala through registered mail. Yan naman po ay para po sa packages at saka sa parcel. Yan. So, meron po tayong parcel at paket. Magkaiba po yun. Pagka parcel po, yung lamang pong section, yung parang envelope lang na ipapadala, na bulky. Pero pagka paket, meron po kayong resibo para doon. Ito naman po ang label, sticker ng package box ninyo. Diyan po ninyo isusulat ang receiver at ang sender.
So, meron din pong insurance ang packages ninyo, pero yung parcel na ipinadala ninyo na 4 euro something, wala pong insurance yun. Hindi po ninyo mamamonitor kung nasaan na ang inyong parcel. Pero sa package o sa paket, mamamonitor po ninyo yan. At kung halimbawa naman po mawala yan, alam po ninyo kung nasaan at babayaran po ng post office yun. May ano yun, certain amount na para isang insurance. Yan po ang function. Ito naman po ang next send service. Ito po ang ini-introduce ko sa inyo ngayon. Ito po ang importante. Ito po ang next send service. Ito po ay a temporary address ninyo. Kung saan po ninyo gustong pabagsakin, ida-divert ang inyo pong mga sulat. Halimbawa na wala pa kayong tirahan o gusto ninyo sa kaibigan ninyo o sa kamag-anak ninyo ibagsak yung mga sulat ninyo, is either 6 months, 1 year, doon pabagsakin, ito lang po. It's cost 29 euro sa post office po. Pupuntahan po ninyo sa post office, bibilihin po ninyo. Pagkatapos, pipilapan po ninyo yung receiver, sender, tapos it cost 29 euro. Halimbawa, lumipat kayo ng bahay at wala pa kayong matirahang bago, pero yung address, palipat-lipat kayo, pero gusto nyo yung sulat ninyo, dun lamang po sa isang address ma-receive. So, ito po yun. Lahat po ng sulat ninyo, yung previous tirahan ninyo, ila-divert na po yung mga sulat ninyo sa bago ninyong tirahan or kung ano man po yung address na ibibigay ninyo. Kaya ito po ang NakSend service. Importante po ito para po hindi nawawala ang inyong mga sulat at hindi na nalilito ang post office kung saan na ipapadala inyong po mga sulat. Halimbawa, lumipat na kayo or ipadala ninyo sa bago ninyong bahay. Ito po ay 6 months or 1 year. Valid, after 1 year, pwede po ninyong ipa-extend. Bayaran lamang po ninyo ang extension niya. Ito po yata ay through money transfer, pwede pong bayaran or sa post office. Ang post office box naman, ito, pupunta rin po kayo sa post office kung gusto ninyo ng isang post office box for your business or your private letters. Pwede po kayo mag-apply ng PO box or post box. Ito naman po ang International Return Receipt Houseland Rookshine. Ito po ay ina-attach sa inyo pong mga sulat kung ipapadala po ninyo sa abroad. Tapos, pipilapan po ninyo yan, yung receipt na yan. Pagkapila po ninyo, i-attach po ninyo sa mga sulat ninyo. Tapos, extra pong bayad yan. Ngayon, pagka ipinadala po yung sulat ninyo, pipirmahan po ng receiver yan o kung sino man na mag-receive doon. Tapos, ibabalik sa inyo yan na katunayan na merong tumanggap ng inyo pong parcel or ng inyo pong sulat. Yan po ang Ausland Rookshine o yung International Return Receipt. Kulay dark pink po ang kulay niya. Pagkatapos po pilapan, i-attach lang po sa inyong mga envelope. Ito naman po ay ang national or inland receipt. Para din po sa mga sulat ninyo, kung meron po kayong mga ipapadalang sulat, pwede pong i-attach to
aside doon sa registered, makasisigurado kayo na meron pong tatanggap at merong tumanggap ng inyo pong mga sulat. Kasi ito naka-attach to doon sa sulat na ipinadala ninyo o na filled up ninyo at nabayaran ninyo sa post office. Kailangan sa counter to, over the counter to ibibigay. Tapos, pagka yun na ipadala na, yung postman, papipirmahan sila dyan. Tapos, ibabalik na lang post office itong ano, itong resibo na ito. Itong pinakang Rookshine. Ibabalik sa inyo. Na pirmado na nung receiver. So, ito pong size ng ano na ito, envelope na ito. Tingnan po ninyo yung mga prices bago po kayo maglagay ng selyo sa inyo pong mga sulat. Ang isang pong maliit, ang isang standard, magkakaiba po yan. Yung sumunod po ng A5, iba po ang presyo niyan. Hindi ko po masasabi sa inyo ang mga presyo kasi nagbabago yan. Diba? Ito, A5 na po itong envelope na ito. Pero as long na hindi siya makapal, hindi siya bulky, at hindi siya mabigat, standard lang po sa A5 ang ano niya, ang mailing niya, ang kanya pong stamp. Pagka-stamp po ninyo, pwede nyo na pong ihulog sa briefcase o sa box ng post office doon sa may sa mga kanto. Kasi laki pa nung typewriting. Isa po ang presyo niyan, kung sulat lang naman, yung presyo ng A4 at saka ng A5, halos parehas din po. So, basta may mga sizes din naman po yan, kaya ito po, karton siya, pero manipis lang. Kaya halos pare-parehas lang ng A5, A4, at saka yung ganitong ano, karton na manipis na kung anong ilalagay ninyo. Kung libro, basta wag lang sosobra sa timbang. Yan, ito po, kumuha po kayo sa post office nito, kunin po ninyo yung mga product prices nila. Diyan po ninyo makikita yung mga price nila. Siyempre, kung iba-ibang sulat, iba-iba rin po ang presyo. At dito rin po, para po rin ito sa postcard. No? Pag magpapadala kayo ng postcard sa within Germany or Europe or abroad, for example, Pilipinas, iba-iba po ang presyo niyan. Kaya huwag kayo basta-basta maglalagay ng presyo na hindi po ninyo alam ang eksaktong presyo niyan. Ito naman po ang pipilapan din para po sa DHL. Lalagay po din nyo ang content ng inyo pong package or parcel. Yan po nilalagay. Yan po ay DHL or abroad. International ano po yan. Na padala. Ito naman po ay ang pack station. Dito po ninyo pipikapin yung mga packages ninyo kung sakaling hindi kayo nakabutan sa bahay at makareceive kayo ng isang notice from DHL, meron pong i-scan doon. At dadalhin po nyo yan
Yung resibo na yung importante po yun. Tapos, lalagay po, i-scan nyo po dyan sa gitna. Yan o. Dyan po sa gitna. Meron pong scanner dyan. Tapos, pipirmahan po kayo dyan. Pipirma po kayo through your finger. No? At, automatic na po nabubukas yung pinto kung nasaan po ang inyong package. Yan po ang pack station. Ma-receive nyo po yung mga notice sa inyo pong bahay kung sakaling hindi kayo naabutan or importante sa inyo. Okay, yan po. Please subscribe to my channel. Sana po kahit paano nagkaroon po ako ng konting tutorial sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood. Mabuhay!